Mataas ang tingin ng lalaki sa kanyang sarili. Makakahanap siya ng kanyang katapat. Inis na inis si Roland dahil ilang minuto na siya naghahanap ng mapapagparkingan ng sasakyan sa harap ng bangko. Ngunit puno na ito. Kinakailangan pa niyang bumaba at kunin ang atensyon ng mga gwardiya. Ano ba naman yan? Bakit hindi niyo palasin ang mga tricycle at motor na nakaparada sa harap ng maigarahe ko itong aking sasakyan? Mas binibigyan niyo parang pansin ang mga may hirap na yan? Nang gagaliting sambit ni Roland sa mga gwardiya. Naku, pasensya na po sir. Sige po at itatabi namin para makapag-park na kayo. Saad naman ng isang sekyu. Pumasok si Roland sa bangko na baka sa mukha ang inis. Nang makita niyang maraming tao ay hindi siya nagdalawang isip na dumiretso sa unahan ng pila. Mawalang galang na po, Ginoo, pero nakapila po ako. Naroon po ang dulo ng pila. Magalang na saad ng ginang na si Marites. Mawalang galang na rin sa iyo ha. Magkano ba ang idideposito mong pera? Mukhang manipis? Walang wala sa idideposito ko. Kaya tumabi ka riyan dahil malaki ang perang daladala ko. Pagyayabang ng Ginoo. Pero lahat kami ay kanina pa sa pila at matyagang inihintay ang aming pagkakataon. Hindi naman yan sa laki ng pera, Ginoo. Nagdagpa ng ginang. Ngunit hindi nagpapigil si Roland at ipinilit pa rin ang kanyang gusto. Sa pagkakataong ito ay ang teller na ng bangko ang kanyang kinausap. Tatanggalin ko ang lahat ng pera ko na nakadeposito sa bangkong ito kung hindi mo ako unahin. Isa pa, nagmamadali ako kaya unahin mo na ako. Dagdag pa ng Ginoo. Wala nang nagawa pa ang teller kung hindi humingi ng pasensya sa mga nakapila at unahin ang transaksyon ni Roland. Buong pagmamayabang namang lumabas si Roland ng bangko matapos siyang makapagdeposito. Pasensya na po kayo, ganon talaga ang lalaking yon. Kung makaastay, akala mo'y kanya ang bangkong ito. Pinagbibigyan lang namin yan dahil ayaw rin naman namin ng gulo. Kaya sa uulitin po, pasensya na po, wika pa ng teller. Napailing na lang si Marites sa inasal ni Roland. Ayos na sana ang lahat. Nang paglabas ng ginang ay nakita niyang sinisigawa ng Ginoo ang mga sekyu at ang kanyang asawa dahil sa nakaharang ang tricycle sa sasakyan nito. Grabe, ang gaspang ng ugali ng lalaking yun. Iba talaga kapag may pera. Akala mo'y pagmamay-ari niya ang lahat kung makaasta, saad ng asawa ni Marites. Napakayabang nga ng taong yun. Kanina ay nag-angas din siya sa loob ng bangko. Balang araw makakahanap din niya ng katapat. Ang lalaking yan, wika naman ang ginang. Sa inis ay hindi maiwasan ni Marites na ikuwento sa kanyang mga kasamahan sa paliparan ang nangyari sa kanya sa bangko. Porket nakatricycle lang kami ng asawa ko at kaunti lang ang idideposito kong pera sa bangko, ay grabe na kaming alipustahin. Hindi ko akalain na talagang may mga tao palang tulad niya. Akala ko isa pelikula ko lang iyon makikita. Mata pobre. Kuwento ni Marites sa mga kapwang ticketing officers sa mga paliparan. Maya-maya ay nakuha ang atensyon ni Marites ng isang lalaking nagtataas ng boses sa isa niyang kasamahan. Nagulat siya nang makita niyang ang lalaking nakasagupa niya sa bangko noong isang araw. Bilang nakakataas sa posisyon ay nilapitan ni Marites ang kasamahan upang tulungan. Nais sana niyang pakalmahin si Roland sa pagmawala nito. Huminahon po kayo sir, maaari naman natin po itong pag-usapan. Huwag po kayong sumigaw, ano po bang problema? Payag ni Marites. Kanina ko pa sinasabi sa bobang babae na ito, nabigyan niya ako ng flight patungo sa Singapore. Ngayon ng oras na ito, at gusto ko ay business class. Ang gusto niya ay paghintayin ako. Kung nagmamadali raw ako, ay bumiyahin na lang ako sa economy class. Hindi ba siya makaintindi? Galit na sambit ni Roland. Sir, pakiusap naman po. Huwag kayong magsalita ng hindi maganda. Pasensya na po pero wala po tayong magagawa. Kailangan niyo po talagang maghintay dahil puno na po ang mga eroplano na patungo sa Singapore. Puno na rin po ang mga business class namin.
Ang magagawa lang po namin ay i-book po kayo sa susunod na available flight, muling paliwanag ni Marites. Ngunit hindi nagpaawat sa magaspang na ugali si Roland. Mga imbalido kayo rito, magbabayad naman ako kahit magkano pa yan. Kailangan ko na makapunta sa Singapore ngayong araw. Mahuhuli ako sa mga appointment ko. Malaki ang mawawala sa akin. Gawan nyo ito ng paraan. Okay ba yon? Bulyaw muli ni Roland. Marites, gumagawa na ng eksena ang lalaking ito. Ipatawag na kaya natin ang security para mapatigil na ang pag-aangas ng isang taong ito. Bulong ng isang kasamahan. Huwag ka mag-alala, bago natin siya ipahuli sa mga security dito sa paliparan ay kailangan gisahin muna natin siya sa sarili niyang mantika. Hindi tama ang pang-alipusta. Ginagawa niya ito sa atin dahil wala tayong pera. Pabulong na tugon ni Marites. Ano? Kanina pa ako naghihintay rito. Sinasayong ng mga bobang katulad niyo ang oras ko. Baka kulang pa ang sahod niyo sa isang oras na nawala sa akin. Gawan niyo ng paraan, kung hindi ay gagawa ako ng paraan para mapatalsik kayo sa paliparang ito. Kilala niyo ako? Kilala niyo ba ako? Sigaw pa ni Roland sa mga tauhan. Binuksan ni Marites ang mikropono na ginagamit sa pag-aanunsyo sa paliparan. Sa lahat ng mag-iliw naming mga biyahero, nais naming ipagbigay alam na mayroon pong isang lalaki rito sa aming harapan at tinatanong po kung sino siya. Hindi po namin siya kilala. Baka po mayroon pong sa inyong nakakakilala sa kanya. Mangyari lang po na ipagbigay alam niyo sa amin, kanina pa po kaming hinihiya ng lalaking ito. Dahil lang sa hindi namin mapagbigyan ng kanyang nais na isang tiket patungong Singapore at sa business class. Kung importante pala ang biyaheng ito ay bakit hindi pa siya bumili ng tiket noong mayroon pa. Ginoo, kung marami po kayong pera ay baka maaari po kayong magrenta ng isang buong eroplano. Kung hindi po, kayo po makapaghintay. Sa ngayon po ay kausapin niyo muna ang otoridad ng paliparan na ito para mapatigil na ang walang habas ninyong pang-alipusta sa amin. Maraming salamat po. Payag ni Marites sa mikropono. Dahil sa ginawang ito ni Marites, ay nagsitinginan ng lahat kay Roland. Napailing ang marami dahil sa kagaspangan ng ugali ng Ginoo. Ang iba pa ay nagbubulungan pa at masamang tumitingin sa kanya. Maya-maya ay nariyan na ang mga guwardya ng paliparan upang dakpin si Roland at pagpaliwanagin sa pag-aangas na ginawa nito. Samantalang unang beses pa lang na nangyari ang ginawang ito ni Marites sa paliparan, maging siya ay pinagpaliwanag ng pamunuan. Dahil dito ay naging laman ng balita itong si Roland. Naging tumpulan siya ng tukso at sumama ang tingin lalo na sa kanya ng mga tao. Alam ko pong mali ang ginawa ko, pero walang habas po kung alipustahin kami ng lalaking yon. Talagang mataas ang tingin niya sa kanyang sarili. Ngayon ay malalaman niya ang pakaramdam ng pinagsasalitaan ng hindi maganda. Tatanggapin ko po ang lahat ng kaparusahan na nais nyo, ngunit hindi ako nagsisisi sa aking ginawa, paliwanag ni Marites. Pinatawad ng pamunuan si Marites, ngunit nangako siyang hindi na ito mauulit pa. Habang si Roland naman ay pilit na binabago ang kanyang ugali dahil sa naranasang kahihiyan.